kurir na galing pang Maynila. Katunayan ay galing ako sa ibang mundo. Mujer hermosa, tiyak kong magiging mainit ngayong gabi. Masyado ka ata nagmamadali, senyor. Pagkat maya-maya pa lamang ay magsisidatingan ang ibang aso, hindi na kita masusolo. Kung gayon, ay huwag na nating patagalin pa. Painitin na natin ng alak ang inyong mga katawan, mga senyor. Gabantay na ako sa labas. Kilos na. Bilisan mo! Miss Kai, mapanganib itong ginagawa ninyo. Ilang beses mo na nililigtas ang aking buhay. Paumanhin kung di nakakapagpugay sa mga bagay na ginagawa mo. Patawad mo ulit. Lubos ako nagpapasalamat. Maraming salamat. Okay na. Okay na po, sir. Hindi ko pa nga sigurado kung mabubuksan ko ito. Tayo na! Baka maabot na tayo ng palitan ng mga gwardiya sa bitang pagpapantay. Eh, sabali! Si Fidel, hanapin ko ba yung selda niya? Wala na tayong panahon. Mauubos tayo kapag maabutan nila tayo. Eh, pero... Pinipini! Tayo na! Pinauna ko na si Lucia. Bitbit ang ibang armas na nalikom natin. Talaga bang hindi natin babalikan si Fidel? Sir Ibarra, bakit wala siya sa selda niyo kanina? Asan siya? Hindi ko rin nasilayan kanina. Marahil nasa ibang selda kasama ng iba. Hindi rin ako matatahimik kung iiwan natin doon ang aking kaibigan. Binibini, maaari namin siyang balikan sa ibang araw. Mapanganib kung babalik tayo doon. Ang mahalaga ngayon, makatakas ka muna, Ginoo. Dito na tayo maghiwa-hiwalay. Dito ako, doon kayo. Kami susuong na sa kuta. Kailangan niyong umiwas sa bayan, Ginoong Krisostomo. Kaya sakay ng bangka ay tatawid ng lawa ni Elias at Binibini Clay. Pagkatapos, tutungo sa libingan. Libingan, Nino? Ni Don Pedro Ibarramendia. Ah... Alam ba ni Fidel kung saan yun? Naroon din sa libingan ang karwahing gagamitin natin patungong Mandaluyo. Doon ko muna kayo tatago sa aking kaibigan. Kino, narito ang naisalba ni Binibini Clay sa mga gamit ninyo. Ko alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Iniligtas ninyong lahat ang aking buhay sa tiyak na kamatayan. Sa kabila ng lahat. Hanggang sa muli, Ginoong Ibarra. Elias. Binibini Clay. Mag-iingat pa dito. Kailangan na natin magmadali. Saan si Binibini Clay? Clay! Kaibigan! Papanganib, huwag kang babalik doon. Ngunit anong gusto mo gawin ko? Pabayaan na lamang ang aking kaibigan. Iligtas niya ang aking buhay. Sa tingin mo, may ililigtas mo siya? Kung siya ay mapahamak? Ginoo.
nangahas siya bumalik doon na mag-isa. Kaya magdasal ka na lamang na sana ay may takas niya inyong kaibigan. Ngunit hindi kita hahayaan bumalik doon sa lugar na yun. Hindi rin nanaisin ni Clay na bumalik ka sa lugar kung saan ka namin iniligtas. Kaya Ginoo, huwag ka sana sumugod doon upang sayangin ang sakripisyong ginawa sa iyo ng inyong mga kaibigan. Halika na. Lord, ikaw nang bahala sa akin, ha? Ito na lang ang chance ko para mailigtas si Fidel. Fidel! Fidel! Baby, Ben! Anong ginagawa mo ito? Wala na tayong oras. Gisingin mo na sila. Halika. Guru! Guru, kumisin kayo. Ano ang ginagawa? Ah! Peter! Favor, senyor. Huwag niyo siyang pahaputukan. Huwag mo ako inuutusan, Tenereo. Kapit mo, may pagtulungan. Yung mga ilipulipistero, may niparusa naghihintay sa'yo. Huwag ako patayin. Huwag kang ikilos! Isang kalabit ko lang nito, ipatay ka na! Gusto ko lang pakita yung mami mo! Si Madong, ha? Si Madong, ha? Si Madong, ha? Madong, mayroon! Sa inyo! Ayos ka lang! Tahil mo, Madong! Bitawan mo siya! Sige! Putok mo! Alam ko mahina ka! Akala ko hindi na kita makikita pang muli. Pinatakas ako ni Binibinaglay sa piitan. Kasama ng pangkat ni Elias. Si Clay, sa lahat ng panahon ay naging tapat na kaibigan. Habang ako, nais malikat ang dalawin sa iyong pitan, ay wala na akong mukhang mahiharap sa iyo. Ako ang dahilan ng iyong masalimuot na kinantungan, kaya hatulan mo ako. Kailanman ay hindi ko yun magagawa sa iyo, mahal ko.
Ngunit batid ko, naiisa lang ang halimaw na may gawa ng lahat ng ito. Tayo'y sinangkapan at pinaglaruan. Kung kaya't gusto ng pagtangis, mahal ko. Sa gitna ng 1,000 panganib, ako'y pumarito upang humingi ng tawad sa'yo. Dahil hindi ko na matutupad ang pangarap natin, ang pangako natin sa isa't isa. Ano? Iyak kamatayan ng aking puso, Krisostomo. Ikaw ang pag-ibig ko, ikaw ang buhay ko. Ngunit ngayong gabi, ako'y tinakda na. Ako'y isang ganap ng pugante. Mananatili na lamang sa dilim. At ikapapayapa ng aking puso kung ipapangako mo na ilalayo mo ang iyong buhay sa kapanglawan. Na patuloy mong yayakapin ang liwanag sa iyong buhay. Ikaw ay bata pa, Maria. Kung kaya't pinapalayan na kita, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan. Lumigaya ka na. Ngunit hindi yun ang buhay na hinangat para sa'yo. Wala akong ibang nais, kundi ang iyong katiwasayan. Hindi ikaw. Ngunit sarili ko lamang ang makakapagpatupad nun. At may isa sa katuparan ko lamang yun. Kung ikaw ang mapinig mo, Krisosto, ikaw lang. Sama na ako sa'yo. Risanin na natin ang lahat ng to. Kung nais natin makasama ang isa't isa, hindi pa maaari ngayon, mahal ko. Hindi pa sa ngayon, mahal ko. Kung hindi pa ngayon, ay kailan pa? Hindi ko na kaya mawalay sa'yo, Presunso. Patawarin mo ako kung hindi pa kita may sasama sa ngayon. Ngunit kung talagang hindi mo kayang sukuan ang ating sumpahan, ang ating pag-iibigan na ito, marahil ay hindi na rin ako susuko. Ngayon, ay ang sumpahan natin ay habang buhay kong panghawakan. Ngunit bigyan mo ako ng panahon, Maria Clara. Hayaan mo akong magpalakas muli. Nang sa gayon ay mailigtas kita at matupad ang ating pangarap na buhay, magkasama at matiwasay.
babalikan kita, Maria. Makapaghihintay ka bang muli? Kahit ilang pitong taon pang paulit-ulit, hihintayin kita, Krisostomo. Basta't buhay ka, ako'y mabubuhay din. Pawunin mo itong pagmamahal ko.